ito from Elliptical Road. Binabaybay niyo yung Elliptical, papasok po siya ng mas malinaw po to. Papasok siya ng Visayas Avenue. Yan. Pero yung suspect natin ang galing po sa likod dyan eh. Kumbaga dito sa video to, hindi makikita yung suspect dito kasi umovertake siya dun sa yung dashcam owner. Then, dun, pagdating dun sa preposition area, dun na po nangyari yung accident. Ito, bali dito, yan. Ito po yung original file po. Ito yung, dadaling ko po ngayon sa crime lab para ma-enhance po nila. Medyo matagal pa yan eh. Kasi hindi pwede forward to kasi nasa iCloud niya. Mahaba pa. Mahaba. Medyo, mas mahaba nung kundi sa isa. Wala pa. Ngayon, ito, papasok na sila ng Visayas Avenue. Yan. Nasa Visayas, ito. Nakapasok sila ng Visayas Avenue. Ito yung mas malinaw na galing sa iCloud. Ano? Galing sa iCloud, kumbaga master file. Master file po. Ito yung mother file po. Mother file. Sa may fisheries po. Visayas Corner Fisheries. Bali, sa kabilang side, nandun yung Papa John's Pizza. Oh. Then yung sa kabila naman, yung kanto ng fisheries. Yan, nasaan ito, parang ano niya, isip niya yan eh, sa unahan pa. Ano nga, sa Rodua na kapas ng Rodua, yun pa sa unahan pa natin. Okay. Yan. Yan, yan. Yun. Yun na. Malinaw nga papansin. Malinaw. Nangyaring unang aksidente is between 2 a.m. to 3 a.m. dyan po sa may Visayas Avenue Corner Fisheries. Okay. Involving one motorcycle at saka one unidentified AUV. Oo. Bali, upon investigation, yung binaktrak po namin yung mga CCTV doon sa area through doon sa help ng detox po namin. Then nakita nga po namin na yung sasakyan is pumasok po doon sa kumanan po siya na mapuntang Congressional Extension. Mm-hmm. Then after po noon, binaktrak uli po namin. Pagbaktrak po namin sa may camera sa may hunahan pa, wala na po yung nasakyan. Mm-hmm. Then, bilang investigator po, nag-follow up investigation ako, pinasok po yung mga subdivision dun sa area. Yung sa, specifically, dun sa may Andalusia Village. Mm-hmm. Nagpaalam po ko dun sa, yung sa President ng Homeowners para isa-isayin yung mga sakyan dun. Mm-hmm. Sad to say, wala po dun yung car. Mm-hmm. Then, chinek ko rin po yung sa Phoenix Gas Station. Wala rin po yung ano doon, wala rin sila maibigay sa akin na copy ng CCTV. Okay. Then luckily, kanina po, yung pagpunta ko ng nagpalok uli ako sa may Basra, bali, kinausap ko yung mga BPS yung involved doon yung gabi na nag-respond doon sa pinangyarihan. Mm-hmm. Yun, pinapalok namin, yung pagkapalok namin, kinontak ko nung friend nung victim. Okay. At sinabi na, nakuha na daw yung mother file nung nung CCTV. Okay. Kasi yun na pong kailangan para ma-enhance po namin yung video na para makuha. Kung sakali baka makuha yung plate number nung suspect. Okay. Panawagan niyo sa tumakas sa suspect. Yung sa pumasok sana mahuhuli ka rin na hindi sa ngayon pero soon mahuhuli ka.
Sana wag mo nang uulitin niyo kung sakaling ano, sana wag na sa mga tao, ingat tayo. Ay, mang-ingat rin tayo, kaso nga lang yung ibang mga tao sa likod natin, hindi maingat, ang mga reckless driver, mangyayari aksidente. Okay. Ano po nangyari? Yes, ma'am. Opo. Nasa Bulacan ako noon sa pamilya ko po. Bandang mag-aalas tres ng madaling araw ng Linggo, may tumawag po sa akin na sa messenger po. Actually, sorry po, sa messenger po ng anak ko. Driver daw po siya ng ambulansya at hinahanapan po ng kamag-anak yung sinasabing biktima na, which is yung asawa ko po. Opo. So, naka-video po yun. Nakita ko nga po yung asawa ko na nasa stretcher siya at sobrang duguan po. Umuungol po siya sa sakit. Nung ma-receive ko po yun, sinabi sa akin na ambulansya na hindi daw kasi nila madala sa East Out hanggat walang kamag-anak na nag-claim. So, agad-agad naman po lumuwas na ako agad. Within 1 hour, nakarating naman po ako ng East Avenue. Nadatnan ko siya sa ultrasound po na quarto. And then, CT scan. Nung in-approach ko siya dun sa ultrasound room, sabi ko, ako andito na ako, sinabi ko yung para alam niya nandun na ako. Nag-respond naman siya. Ayun po. Ano reaction mo? Nakita mo siya? Siyempre po, nanginginig po ako kasi ang dami po kasi talaga ang dugo. Pero nung nakita ko siya, na-conscious siya at alam niya nandun ako, medyo na ano naman po, nabawasa. Pero sobrang natatakot po talaga ako. Kapodis ko, ang iniisip ko po, hindi pa ako ready mawala ng asawa. Siyempre, alam niyo po yun. Tapos talagang nanginginig po talaga ako kasi kasama ko rin po yung dalawang anak ko. Nag-work. Sobrang takot na takot po talaga. Tsaka yung pain niya kasi or yung accident niya, hindi po kasi ako sanay. Nakaawa po eh. So, noong time na yun, ano sinasabi mo sa kanya? Hindi, sabi ko, andito na ako, dumating na ako. Sabi niya kasi, ang lamig, kumutan daw siya. Sabi ko, teka lang ha, ina, ultrasound ka, gano'n. Datasan ka pa rin. Oo, hinawakan ko na lang yung legs niya, binti niya, yung time na yun, para lang secured yung, medyo may maramdaman lang siya ng security na andun ako sa gabi niya. Tapos anong nangyari afterwards? Afterwards po, so na-settle na siya dun sa bed niya, sa ER kami. Pero ang nangyari afterwards, nagsasalita na siya. Anong unang sinabi niya sa'yo? Sabi ko, hindi siya nagsalita. Tinanong ko, alam mo ba kung nasaan ka? Sabi ko, andito ka sa ospital. Binanghunit and gun ka daw, natatandaan. Iling lang kasi siya ng iling. So, naisip ko na wala po talaga siyang matandaan. Kahit nung kinaumagahan ko na tinanong ko siya, gusto mo bang makita yung video mo? Nakuhanan ka kasi ng dashcam para maalala mo kung anong nangyari sa'yo. So, nung nakita niya yung video, hindi rin po niya matandaan na binangga po siya. Okay. So, in-x-ray ba siya? In-x-ray, hinold the sound po yung abdomen at sinitiscan po siya. So, ano yung mga tama niya sa katawan, ma'am? Sa katawan po, marami po siyang bruises po sa balikat, sa tuhod, sa siko po, sa mukha. Yung ngipin po niya na tatlo na buwasan po, napingasan po siya. Pero maliit lang naman po, pero napingas po yung ngipin. Okay. So, anong mensahe mo kung nanonood yung nagaling ito? Sagi sa kanya? Okay po. Tingnan dyan. Okay. Sino? Kung sino ka man po na may-ari ng CRV na bumaybay sa Visayas Avenue noong oras na yon. Alam mo naman siguro kung ano yung ginawa mo, di ba? Kung nagkainitan kayo ng ulo or nagkagitgitan kayo sa kalsada, hindi naman po deserve na gaganunin mo po yung motor. Kasi po, tao po yun. Sana maisip niyo po, may pamilya po siya. Sana po, kung sana lang po kayong lumabas, hindi naman po, madali lang naman po ako magpatawad, pero sana po pakita po kayo sa amin para makita nyo po kung ano pong nangyari po sa ginawa nyo po na pagsagasa po or pagbunggo po sa motor na, o sa nakasakay yung asawa ko po. May dalawa po kaming anak, kung naisip nyo rin po, kung may anak rin po kayo, sana maisip nyo po, antayin ko po kayo.